What's up mga ka-Jikers? This is Jake again and welcome back to my channel! For today's video guys, pag-uusapan natin kung ano yung mga pamahiin na sinusunod ko dito sa aking tindahan. So guys, meron po tayong mga pamahiin na talagang sinusunod ko dito sa tindahan para swertehin po yung tindahan natin. So guys, ito na yung mga pamahiin na sinusunod ko dito sa aking tindahan. But before anything else, please click the subscribe button and the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. So una guys, yung pamahiin na sinusunod ko dito sa aking tindahan is nung opening pa lang, sabi kasi ng mga nakakatanda sa atin, pag opening ng tindahan natin, magpapakain tayo ng langka. So nung opening dito sa tindahan ko, meron kaming handang langka guys, aside sa mga hinanda naming pagkain, meron din kaming hinandang langka talaga guys para sa mga customers. So yung langka kasi daw is mabango sa pang-amoy natin at saka yung madikit siya. So, kung mga customers pag nakakain nun or nakaamoy nun, talagang babalik at babalik sa tindahan mo. So, yun po yung purpose ng langka, guys. So, yun yung pamahiin number one ko. So, number two, guys, is dapat lahat ng pintuan ng iyong tindahan, dapat ang pagbukas nun, dapat papasok sa loob ng tindahan mo. So, ito guys, itong tindahan ko guys, lahat ng pintuan dito na ginawa ko is papasok lahat sa loob ng tindahan ko guys. So, tingnan nyo itong video na ito. So, gaya nito, yung aming gate sa harap ng tindahan is papasok or paloob yung bukas niyan. Ayan, itulak yan. So, paloob yung bukas. So, dapat, ganito dapat yung ano nyo, paloob yung bukas. So, yan. Ayan, paloob yung bukas niya, ganyan. Tapos ito rin, makikita nyo, paloob din ang bukas nito. So makikita nyo, yan, yan, paloob ang bukas. So yan. So ito rin, paloob din yung bukas nito. Yan. So done. So dapat ganyan, paloob yung bukas ng pintuan nyo. So yan. Ang dahilan dun guys, sabi ng mga matatanda natin, ang dahilan dun bakit kailangan papasok lahat ng pintuan ng ating mga tindahan, papasok sa loob, dahil syempre pag umaga pa lang, pag nagbukas daw po tayo, para pag bukas natin, yung swerte daw papasok sa loob. Kasi pag palabas daw yung bukas ng tindahan natin, lalabas din daw yung swerte, or kumbaga nahatak mo palabas yung swerte. So dapat daw papasok lahat sa loob, nang sa ganon, yung swerte sabay papasok papuntang loob ng tindahan mo. So buong araw, siswertehin ka daw nun. Yun yung pamahiin number 2 na sinusunod ko. So, yung pamahiin number 3 naman guys, na sinunod ko rin dito sa tindahan ko, kung kayo mag-opening talaga ng tindahan, is dapat daw yung kulay daw ng tindahan natin is kulay puti. So, dahil daw yung kulay puti is purity. So, pag kulay puti, gaya nitong video na ito. So makikita nyo yan. Yan, yung kulay ng tindahan ko is puti. Pati sa ceiling, yan. Pati sa wall. Yan, puro puti yan. Pati dun sa labas ng tindahan, puti din yung kulay ng pintura namin na ginamit. So, sabi nila kasi daw, yung puti, pampaswerte. Yan. Kasi pag kulay puti daw guys, talagang malinis daw tingnan, tapos naakit daw yung customers niyan kasi pampaakit talaga daw yung kulay puti guys. So yun yung dahilan kung bakit kulay puti dapat ang ipintura sa ating mga tindahan. Yun yung pamahiin number 3 na sinunod ko rin. So ang pamahiin number 4 naman is gumamit daw ng arinola para sa lagyanan daw ng coins. Yung benta ng tinda mo. So gaya nito guys. Ito guys, yan. Ito guys, matagal na ito. Wala pang ligo. So itong arinola ko guys, talagang lagyanan talaga ito ng coins. Pero minsan nilalagay ko din lahat ng mga papel na pera dito. Pero nilalagay ko naman sa drawer yung mga papel na pera pagkatapos. So talagang ito, coins talaga ito nilalagay namin dito. Pag umaga pa lang, nilalagyan talaga ito ng coins. Tsaka hints guys,
sabi nila kasi, pag yung arinola daw, kasi palaging tumatain na ng pera. So, kaya dapat arinola. At saka guys, mayroon pang ano na wag daw itong pasiruhan. Kumbaga, wag daw itong dapat palagi daw may pera ito. So, kasi sa gabi guys, kinukuha namin yung coins dito. Binibilang namin by 5 or by 5 peso. Tapos, nilalagay namin sa cellophane by 1,000 or 500 pesos. Pero dapat daw may maiwan dito na coins. Dapat hindi daw maziruhan to ng coins yung arinola na ito. Dahil ito ay pampaswerte kasi kailangan pasok ang pasok ng pasok ang pera dito sa loob ng arinola. Kaya nang tumatae doon ng pera ito, yun yung pamahiin na mga matatanda sa atin. So sinusunod ko lang din, kaya siguro lumago yung tindahan ko dahil siyempre gumamit ako ng pampaswerte. So ang panglima naman natin na pamahiin na sinusunod ko dito sa tindahan guys is maglagay ng mga lucky charms. So sa mga Chinese pungsuy, maglagay na nga lang mga lucky charms dito sa tindahan. So gaya nito guys ng video na to. So makikita nyo, yan yung mga lucky charms namin na nandito sa loob ng tindahan. Meron kaming pusa na nagtatawag ng mga customers, meron din kaming frog na may kinakaing barya, at saka meron kaming mga gold coins dyan. Yan, pampaswerte na yung sabi ng pungsuy. So yan yun. So yung mga lucky charms na yan guys, so kasi sa Chinese naman na pamahiin yan, dyan nalagay din tayo dahil syempre makikita natin yung mga Chinese talagang nagbo-boom pag nagbi-business. So dahil siguro sa mga sinusunod nila na pamahiin, talagang ang Chinese talaga guys is talagang pag-business ang pag-uusapan. Number one talaga yung mga Chinese na yan. Kaya tingnan mo yung SM, may-ari ng SM, isang Chinese. So talagang susundin natin yung mga pamahiin nila dahil maraming Chinese na yumayaman guys. So yun. So ang number 6 naman guys na sinusunod ko na pamahiin is maglagay daw ng asin sa bawat sulok na o bawat kanto ng iyong tindahan. So guys, itong tindahan ko, yan, apat na sulok yan. Lahat yan may asin. Nilalagyan natin ng asin. Pamahiin din ng mga matatanda guys dahil yung asin daw is pampaalis daw ng mga bad spirit or yung mga malas sa loob ng tindahan. So, natakot daw sila sa asin. Siguro, hindi natin alam. Siguro, dahil siyempre, naririnig natin sa mga sinaunang mga istorya. Pag may aswang, sinasabuyan mo ng asin. Dapat umaalis sila, di ba? Natakot sila sa asin. So, napanood mo ba napanood ko yung shake, rattle, and roll na yung aswang para hindi makapasok sa bahay, naglagay sila ng asin. So, dapat din daw, sundin natin yun. So, itong tindahan ko, guys, may talagang asin yan sa bawat sulok nito. So yun yung pamahiin na sinusunod ko rin. Wala namang wala kung susundin natin. So yun, syempre, yung asin din, parang pangpaalis yata sa ano din, mga insekto, parang takot din yata yung daga niyan sa asin kasi takot sila sa asin eh. Saka yung mga ano guys, yung langgam, hindi nakakalapit sa asin, talaga natatakot sila sa asin. Siguro ang amoy niya, talaga hindi gusto ng mga langgam yung asin, yung amoy ng asin. So yun. Ang pamahiin naman natin na sinusunod guys is yung pampitong pamahiin is magbukas ng tindahan bago sumikat ang araw. So ito guys, talagang sinusunod ko talaga ito dahil yung bukas ng tindahan ko is mga 5:45, magbubukas na ako ng tindahan. So saktong-sakto, labas pa lang yung sikat ng araw. So saktong-sakto naman guys, yung pintuan ko is natapat mismo sa sikatan ng araw. So pag sa tindahan ko, yung sinag ng araw pumapasok sa loob ng tindahan ko. So sabi nila, swerte daw yun. So, dapat daw nakakapasok yung positive energy sa loob ng tindahan nyo. So, kaya, tingnan nyo yung pintuan ko doon. Pag sikat ng araw, naliliwanagan siya. So, yun. Talagang isa din yun sa naging swerte siguro nitong tindahan ko dahil doon sa pamahiin na yan. Yun. So, ang susunod naman is na pamahiin na sinusunod ko rin. Minsan naman, hindi ko nasusunod itong pamahiin na ito. Minsan, nasusunod ko. So yung unang benta daw na yung unang benta, yung unang kita mo, dapat daw ihaplos mo sa ibang mga paninda mo. So syempre, umaga magbubukas tayo. Pag wala masyadong tao, guys, nagagawa ko 'yun. Pero minsan kasi pagbukas ko pa lang, nakaabang na yung mga customers diyan sa labas. So magbumibili ng mga coffee. So hindi ko siya naihaplos na. So tuloy-tuloy na lang kasi sa dami ng customer din minsan sa umaga nakapila. So
talagang hindi ko minsan nasundo. Pero pag wala masyadong customers, guys, isa lang, sa unang benta mo talaga, ihaplos mo sa ibang paninda. Kasi sabi nila, mga matatanda, pag hinaplos mo daw yung unang benta mo sa ibang mong paninda, nadadamay daw yun. So, ibig sabihin, mabenta din daw yung mga ibang paninda mo. So, yun yung dahilan dun. Yun. So, yung susunod natin na pamahay na sinusunod ko rin dito sa tindahan, guys, is yung unang benta mo daw, yung unang kita mo, ilagay mo daw sa red envelope. Yeah? Yung ampaw. So, gaya nito, guys. Ito. Ito. Ito, guys. Yan. Ito yung unang kita ko kanina kasi 20 yung unang kita ko kanina. Yan. 20 yung unang kita ko kanina. Yan. Ilagay ko dito. So, dapat daw, yung unang kita mo daw sa umaga, so unang benta mo talaga, ilagay mo daw ito sa red envelope. Kasi, yung talagang siswertehin ka talaga, guys. Talagang sa buong araw na yan, siswertehin ka talaga. So talagang ako, pag kahit maraming tao, nilalagay ko talaga yung unang kita ko dito sa red envelope. So yun. Kasi sabi nila, kasi pag red daw is swerte, kayamanan, karangyaan, or good luck. Yun ang dahilan kung bakit lalagay daw sa red envelope yung unang kita mo. Aww. Yun, sinusunod mo rin. So, hindi rin ito, guys. Wala namang mawawala. So, kasi Chinese pungso ito. Chinese, alam mo naman, yung mga Chinese, yung mayaman sa mga business. Kaya, dahil siguro sa mga pamahiin na sinusunod din nila. So, yun. Ang susunod naman, guys, is magpausok ng insenso tuwing linggo sa loob ng tindahan mo. So ako, guys, every Sunday talaga, nagpapausok talaga ako ng insenso dito. Sa tuwing umaga, after, sa paglinggo kasi, guys, hindi masyadong busy dito sa linggo kasi siguro sa araw ng simba, kaya hindi masyadong busy. So tuwing umaga, so, after ko magbukas, nagwawalis ako, then nagpapausok ako ng insenso. Ang rason daw nun is para daw maalis yung mga bad spirit or yung mga masasamang elemento sa loob ng tindahan mo kung may nakapasok. So ayaw daw nila nung amoy ng insenso na yan. Kaya umaalis sila pag nakaamoy nung or nakalanghap nung usok ng insenso na yan. So yun yung dahilan kung bakit kailangan tayong magpausok ng insenso. So mabibili naman yan sa mga market, yung mga insenso. So magpausok ka lang, talagang maalis yung malas or mga bad or mga masasamang elemento sa loob ng tindahan mo. So, ang susunod naman, guys, is huwag kang magsabi talaga ng wala sa loob ng tindahan mo. Pag may, lalo na pag may bumili na customer tapos wala kang stocks na yan, huwag ka daw magsabi ng wala kasi malas daw talaga yan. So, ang sasabihin mo instead na wala is naubusan po or naubos na. So, huwag ka daw magsabi ng wala kasi daw yung words na wala is bad luck. So, dapat huwag kang magsabi ng words na wala kasi bad luck daw yan. So, malas. So, alisin mo yung words na wala sa tindahan mo. Lalo na pag wala kang stock, sabihin mo lang na ubus na or naubusan ko. So, ang susunod naman, guys, is huwag kang magwalis sa gabi sa loob ng tindahan mo. So, guys, alam mo naman, kasi sabi talaga ng matatanda, pamahiin talaga ito kahit noon pa, kahit sa loob ng bahay namin, talaga hindi kami nagwalis pag gabi. Kasi daw, yung pagwawalis daw ng gabi is signs daw yun na nagtatawag ka ng mga bad spirit sa loob ng tindahan o sa bahay mo. Kaya kahit kami, lalo na pagwalis ting-ting, guys, talagang iwasan mo magwalis, lalo na pagwalis ting-ting sa gabi. Kasi yung tinig daw yun, guys, is maganda daw sa mga masasamang elemento yan. So, talagang pumapasok mga bad spirit dyan pag nagwawalis ka sa gabi. So, dapat huwag kang magwalis sa gabi. Ewan ko. So, susundin lang natin kasi talagang kahit bata pa ako, so yung unang panahon pa lang, takot talaga ako magwalis sa gabi. Kasi sabi ni mama, huwag daw magwalis ng gabi. Lalo pag lula ko, guys, talagang sabihin, huwag kang magwalis sa gabi. Yun, bawal talaga kami magwalis sa gabi. So, sinusunod ko rin hanggang ngayon dito sa tindahan ko, hindi ako nagwalis tuwing gabi. So, nagwalis kami sa umaga na, after magbukas ko sa umaga. So, dun kami nag-time na nagwalis. So, yun. Ang susunod naman na pamahiin na sinusunod ko is bawal magbenta ng asin sa gabi. Actually, guys, hindi ko alam kung bakit bawal magbenta pero sinusunod ko na rin doon kasi dati kasi may tindahan kami. So, hindi naman nagbebenta yung antiko ng asin sa gabi. So, sinusunod ko. Ang sabi ng kasi nila, malas daw pag magbenta ka ng asin sa gabi. Siguro,
Hindi ko ram talaga nasa kung bakit, pero sumusunod ko na lang din kasi baka totoo nga, baka mamalasin itong tindahan ko. So wala namang mawala. So hindi na lang ako nagbebenta ng asin sa gabi kasi magkano lang yung asin? 5, baka malasin pa ako para kinabukasan. So hindi na ako nagbebenta ng asin sa gabi. Tuwing gabi, hindi ako nagbebenta ng asin. So ang susunod naman din na pamahiin na sinusunod ko rin dito is bawal magbenta ng karayom sa gabi. Hindi ko rin alam kung bakit bawal magbenta ng karayom sa gabi, pero siguro narinig ko rin dito sa mga sa lola ko dati, pag kasi pagkarayom daw guys, malas din. Kasi ginagamit siguro ng pang pang gayuma or ano ba? Yung pambarang. So kailangan huwag ka daw magbenta ng karayom sa gabi. So yun, sinusunod ko rin din. Wala na mga wala kung susundin natin. So magkano lang din yung karayom is 1 peso lang yung isa. So hindi na rin ako nagbebenta ng karayom sa gabi. So sabi ko naman sa customer, bumili na kayo bukas sa umaga. Basta sa gabi, hindi kami nagbebenta ng karayom. So yun yung pamahiin din na sinusunod ko dito. So ang susunod naman na pamahiin na sinusunod ko rin dito guys is sa loob ng tindahan ko is huwag kang magpautang sa first customer mo at sa gabi. So, siyempre, sa lalo na pag boy naman ng customers guys, tapos utang, huwag mo talagang pautangin. Kasi sabi nila, buong araw kang mamalasin yan. Talagang hihina yung tindahan mo. Siyempre, utang yan, huwag kang magpautang talaga. Pag utang, malas talaga yan. Sabi nila, huwag kang magpautang sa first customer mo or boy naman ng customer mo sa umaga, lalo na pag after mo magbukas sa umaga, tapos may customer na umuutang, huwag ka talaga magpautang guys. Pag first customer, huwag kang magpautang. Pero dito sa tindahan ko naman, talagang hindi na ako nagpapautang. Bawal talaga ang utang dito sa tindahan ko. Tapos, lalo na rin sa gabi, pag nag-start na ng 6:01 paggabi, PM, huwag ka na magpautang. Malas din yan pag nagpautang ka sa gabi. So ewan ko kung bakit sa gabi bawal talaga magpautang, pero yun talaga ang nakasanayan namin, pag gabi bawal na magpautang, tapos sa first customer sa umaga bawal na bawal ka rin magpautang. Pero dito sa tindahan ko guys, talagang bawal umutang sa tindahan ko. So talagang pinaprangkahan ko na bawal, hindi kami nagpapautang. So yun yung pamahiin din na sinusunod ko. Ang last na pamahiin na sinusunod ko rin dito sa tindahan is ito yung pinaka-favorite ko, magdasal before magbukas ng tindahan at after magsarado. So guys, before ka magbukas ng tindahan, kailangan mo magdasal muna para siyempre gabayan ka ng Panginoon kung ano yung buong araw na gagawin ng sa loob ng tindahan mo. Kailangan swertihin, kailangan marami kang benta. So pagdasal mo yun na walang mangyaring hindi kaaya-ayang mga pangyayari sa loob ng tindahan mo or walang mga pangit na pangyayari. So yun, pagdasal mo rin yun, pati yung mga tinda mo, sana maubos. Then sa gabi, magpasalamat ka rin after mo mag-close, ano yung nangyari sa buong araw. Magdasal lang tayo, saka magpasalamat dahil syempre, kung wala naman yung pug may kapal natin, wala rin tayo dito sa mundo. So yun lang guys. So, pero ang mabisa pa rin talagang gawin natin para maging successful yung tindahan natin, yung sari-sari natin, para swertehin tayo. Siyempre dapat maging masipag tayo at matyaga. Siyempre kung may sipag at tiyaga, talagang lalago yung sari-sari store natin. So nasa sa atin pa rin yun dahil siyempre kung wala kang gagawin na kung patamad-tamad ka, talagang malulugi or talagang hina yung tindahan mo. So talagang discarte lang din guys. Discarte ka sa mga tinda mo kung ano yung mga wala. Kailangan uhin mo yung mga wala mo para kumpleto yung tinda mo at hindi na pumupunta sa ibang tindahan yung mga bibili kasi kumpleto ka na. Saka kailangan mong magsipag kasi kailangan mong magbukas ng tindahan sa umaga, so kailangan masipag ka kasi dapat consistent ka sa time. Dapat kung 6 o'clock ka or 5:30 ka magbukas, talagang 5:30 ka nagbubukas. So kailangan masipag lang tayo, matyaga tayo, nang sa ganun maging successful yung sari-sari store natin. So ako guys, ako naman talaga ang nagbubukas dito. So 5:45 ako nagbubukas. So ako ang nagbubukas. Yung nagbabantay ako hanggang 7 kasi may nagre-relieve sa akin from 7 to hanggang 6 PM. So pag 6 PM hanggang 9, ako na naman nagbabantay dito. Ako ang nagbubukas, ako din ang nagsasara dito sa tindahan. So yun. So yun lang guys, sana maging successful yung sari-sari store natin. Sana tuloy-tuloy lang tayo sa swerte at saka hanggang sa susunod na
pagkikita natin. Bye-bye!